Magandang araw po sa ating lahat. Ang magiging topic natin for today is about the no-load voltage of generators versus yung terminal voltage naman niya kapag naglalagay na po tayo ng loads dun sa terminal ng generator natin. E napaka-importante po nung topic natin na ito, lalo na po dun sa operation ng single generator and at the same time po doon sa parallel operation ng mga generators. Dahil sa bahay and even sa mga establishments, isang generator lang din po yung ginagamit natin kung meron po tayong mga backup generators. Like even dun sa mga bangko, meron po silang mga backup generators. Sa hospitals, meron po silang mga backup generators. Ngayon naman po dun sa mga power plants, parallel operations po ang ginagamit natin doon. Kaya meron tayong dalawa or tatlong generators. Or sabihin natin, yung isang malapit po dito na power plant, na diesel power plant, meron po silang 21 diesel generator sets na ginagamit. Sa barko naman po, madalas po dalawang generators din po yung ginagamit nila as their main generators. So puntaan na po muna natin. Okay? Ano po ba yung no-load voltage ng mga generators? Simple lang po, from the word itself po na no-load, ibig sabihin po yun, yun po yung voltage na matatagpuan natin o masusukat natin dun sa terminal ng generator kapag wala pa po tayong sinasaksak na kung anumang equipment or appliances or devices dun sa ating generator. Ngayon naman, pagdating natin doon sa terminal voltage, no, kung no load tayo, ibig sabihin lang po, yung terminal voltage is already equivalent to the no load voltage. So mag-iiba na po yung value ng no load voltage dun sa terminal voltage kapag magsasaksak na po tayo ng mga equipment doon. Okay? So pagdating natin sa operation ng generators, pag naka-turn off pa lang po yan at mag-build up pa lang po siya ng voltage, magsisimula pa po nating paandarin yung generator, it is important to note po na dapat wala pa pong load dun sa terminal ng generator natin. Dahil kapag meron na po tayong nilagay kaagad-agad na load or devices or equipment dun sa terminal ng generator, habang nagbi-build up pa lang po siya ng voltage, mahihirapan po siya sa pag-build up ng voltage niya. Dahil magkakaroon na po siya kaagad-agad ng voltage drop at ang cause po neto, yung armature voltage drop or yung tinatawag natin na IARA. At the same time po, pwede po tayong magkaroon ng voltage drop because of what we call the armature reaction. So gagawa po tayo ng separate na topic about the armature reaction. And isa pa pong nagkukos ng voltage drop is the feeder conductor. So yung voltage drop po doon sa feeder conductors natin. At kung self-excited pa po yung generator na yan, isama na rin po natin yung paghina nung tinatawag natin na flux doon sa kanyang field. Lalo kung ito po ay gumagamit ng electromagnets doon sa kanyang mga field poles. Okay? So, ilagay lang po natin dito, no, yung sa may graph natin. So, yung sa voltage and at the same time, yung sa with respect to time. Okay? So, ngayon, pag paandarin na po natin yan, una muna yan, gradual po na tumataas po yung kanyang voltage until such time makuha na po natin yung tinatawag natin na rated voltage at yun na po yung magiging no load voltage natin. Pero madalas po ang ginagawa po sa mga operation ng generator, like for example, no, yung rating ng ating ano, ng ating generator, sabihin natin ito po yung ating rated voltage. Let us say that this is 220 volts. So ibig sabihin po yung no load voltage po dapat po mas mataas siya as compared with the rated voltage ng generator natin.
Yan po. Explain natin mamaya kung bakit dapat mas mataas po yung no load voltage natin as compared with the rated voltage ng generator. Ngayon, puntahan naman po natin. Ito na po yung no load voltage versus the terminal voltage kung ang generator natin ay meron na siyang load. Right? So, dito sa graph natin, ilagay po natin dito, ito po yung ating voltage, and this is versus yung IL, okay, yung current natin. Yan. Ngayon, ang sa graph natin, syempre dahil wala pa po tayong load, nandito po yung ating zero, so zero pa po yung load natin, sabihin natin po, nandito po yung ating no load voltage. So kapag wala pa po tayong load, ibig sabihin po, yung ating no load voltage is equal to the terminal voltage. Ngunit by the time po na maglalagay na po tayo ng loads dun sa ating generator, so tataas na po dito sa may x-axis. So ngayon, ang madalas po na mga na characteristic ng ating mga generator, habang nagdadagdag po tayo ng load dyan, ang kanyang voltage ay bumababa po. Okay? So sabihin natin, konti pa lang po yung ating load dito. So ibig sabihin po, yung pagbaba po nung ating voltage, yung terminal voltage natin ay konting-konti lang din po. So sabihin natin, ito yung sa may terminal voltage natin. So konting-konti lang po yung pagbagsak niya. Ngayon, habang nagdadagdag pa po tayo ng load, ibig sabihin po, yan, sabihin natin, naglagay po tayo ng ibang load. So let us say that this is load number 1. Ngayon, pag nagdagdag tayo ng load, ibig sabihin na po nito, this is load number 1 plus load number 2. Okay? Pasensya na po kung hindi masyadong straight yung line natin. Ngayon, magkakaroon na po tayo ng, okay, sabihin natin this is terminal voltage number 1 and ito naman po terminal voltage number 2. Kung nag-remain po yung ating no load voltage doon sa generator, habang nagdadagdag tayo ng load, sigurado po yan, ito po ay bumabagsak. Okay? So habang nagdadagdag pa po tayo ng load dito, patuloy po yan na bumabagsak. Nakadepende po dun sa characteristic ng generator and even yung type po ng generator na ginagamit natin. Like for example, no, yung difference po nung characteristics ng shunt generator at saka nung compound generator. So for example, ito po yung ano, yung isang graph natin, compare lang po natin. Kaya nga po yung ating mga shunt generator, mas ginagamit po ito dun sa konting loads lang po. Dahil po, yung pagbagsak po ng voltage terminal ng generator, mas mabilis po as compared doon sa ating mga compound generator. Yan po. Kaya nga ang mga compound generator, mas ginagamit po ito doon sa mga loads na mas madami. And at the same time, yung variable po yung kanyang load. Dahil mag-iba-iba man po yung loads niya, hindi po basta-basta na nagda-drop yung kanyang voltage. Until such time lang po na masyado nang mataas yung load niya, that's the only time na mabilis na pong babagsak yung terminal voltage ng mga compound generators. So sabihin lang po natin, no, this is the shunt and this is naman, ito naman po yung ating compound. Ngayon, yung property po ng no load voltage and the terminal voltage, pareho lang din po ito dun sa ating mga alternating current generators and DC generators na habang nagdadagdag po tayo ng load, bumabagsak po yung ating terminal voltage. Unless kung meron po tayong mga means to regulate the voltage na yun po yung mas ginagawa ngayon. Like, kahit na nagdadagdag tayo ng load, pero mayroon naman siyang voltage regulator, yung kanyang terminal voltage, nagre-remain lang po siya as constant. Yun po. Okay, another thing po, no,
Like for example, ang isang iniingatan natin na mangyari doon sa ating mga generators, what if bigla-bigla malaki na po kaagad-agad yung load na nilagay natin? Okay, sabihin natin yung terminal voltage niya, or sabihin natin yung no load voltage niya, 226 volts. Tapos, naglagay na po tayo ng napakalaking load sa niya, and then, sabihin natin, bigla-bigla po, magdadrop yung voltage natin sa 215 volts agad-agad, dahil malaki na po yung load niya. And kung titignan natin, no, kung rated po yung equipment natin sa 220 volts, tapos bigla mong sinaksak yung napakalaking load na yan at nagkaroon ng voltage drop na 215. So, hindi siya mag-ooperate ng maayos. Hindi siya mag-ooperate ng efficient and effective. Unless siguro nang gawin natin, yung ilalagay lang po muna natin na load niya ay mababa lang po yung kuryente niya. So, ang mangyari po dyan, magkaroon man po ng voltage drop, sabihin natin ang voltage drop niya 6 volts, so magiging 220 volts. Eh yung rating ng equipment na yan, 220 volts. So napakaganda lang po. Okay lang po yun para sa kanya. Ngayon, naman, what if yung nilagay nating load ay medyo mas mataas yung kanyang current rating. So, ibig sabihin nun, sabihin natin, sinaksak na natin yan, and then magkakaroon ng voltage drop. What if, ang nangyari naman po, instead na 220 volts yung sinaksak natin, yung load, yung terminal voltage niya, dahil mas mataas ngayon current consumption niya, sabihin natin naging 218 volts na lang yung terminal voltage nung ating generator. So, gagana pa rin naman po yan. Pero yun nga lang, syempre may konting-konting bawas na dun sa efficiency saka yun sa efficiency nung ating equipment na yan. Ngayon, habang nagdadagdag pa tayo ng load, ibig sabihin po, bumabagsak po yung ating terminal voltage. So, sabihin natin yung kanina, 220 volts yung kanyang operation nung siya lang po yung load mo. Ngayon, habang nagdadagdag ka ng load mo, ang ma-experience niya, sabihin natin dito, 218 na. So, pareho yung dalawang equipment na yon na yung dati nang nakasaksak saka yung kakasaksak mo pa lang na mag-operate na sa 218 volts. Ngayon, pag magdagdag ka pa, sabihin natin dito, nag-drop na siya ng 216 volts. So, ganun din po siya. Okay, lahat-lahat na po sila, mag-ooperate na po sila doon sa 216 volts. So, lahat-lahat po sila, may bawas na po doon sa pagiging efficient nila doon sa kanilang operation. So, puntahan naman po natin itong isang graph. Like, ito, yung linya pa rin natin, yung linya po natin dito, sabihin natin po, ito po yung rated voltage ng ating generator. Well, kung 220 man po yan, or dun sa barko, 400 volts or 440 volts, doon sa mga power plants dito sa Pilipinas, 13.8 kilovolts yung mga generators nila. Okay, so sabihin natin, this is 220 volts, yung rated voltage natin. Ngayon, dun sa operation natin, let us say that this is our no-load voltage, ilagay na po natin dito 225 volts. Yan po. Ngayon, pag maglalagay na po tayo ng mga loads, gradual po. Okay, hindi po bigla-biglaan yung paglagay natin ng load dahil baka po ma-overload yung ating generator, or sabihin natin hindi niya kakayanin yung voltage drop. Okay, masyado nang mababa yung voltage drop, lalo na kung meron tayong mga under voltage protection po ng mga electrical power system natin, baka po mag-trip po yung circuit breaker ng ating mga generators dahil sa sobrang baba ng pagbagsak ng terminal voltage ng generator. Okay, so sabihin natin, magdadagdag na tayo ng load dyan. So babagsak po yung ating terminal voltage, okay, na eksakto doon sa rated voltage. So 220
volts. Now, what will happen if magdadagdag na tayo ng load sa kanya? Siyempre, sabi natin kanina, babagsak po yung ating terminal voltage. So, mawawala na po siya. It's already below 220 volts. So, mawawala na siya dito sa rated voltage natin. Pero, meron po tayong tinatawag na AVR, or that is automatic voltage regulator. Anong function nito? It regulates the voltage automatically. Yun po. Okay. So ngayon, sa pagginamitan na po natin ito ng automatic voltage regulator, dahil alam naman po natin yung kanyang function, i-maintain po niya yung voltage niya dun sa rated value. So like for example, no, dahil bumagsak po siya, naramdaman niyang bumagsak yung terminal voltage niya, itataas po niya yan. So sabihin natin, pag tinaas niya, minaintain po niya sa 220. Ngayon po, ang mangyayari sa niya, yung no load voltage niya, okay, dahil sabihin natin kung diesel generator yan, magdadagdag po siya ng diesel dun sa diesel engine para po ma-reach niya yung tamang generated voltage. Okay, so eventually po, ang mangyayari po dyan, tataas din, pag, dahil nung bumagsak po yung ating terminal voltage, so gamit yung AVR, okay, kinontrol natin yung kanyang terminal voltage, mapupunta na siya sa rated value, and then, ang mangyayari po dyan, tataas din po yung kanyang no load voltage. So sabihin natin, pinunta niya ng 220 volts, nang nagdagdag tayo ng load. Ngayon, sabihin natin dito, ang no load voltage niya naging 230 volts na. Ngunit, ang kanyang terminal voltage ay 220 volts. What will happen again kung tayo ay magdadagdag ulit ng load? So, syempre, nang nagdagdag tayo ng load, babagsak po ulit yung terminal voltage natin. But by the use of the AVR, anong gagawin po niya? Itataas po niya, lalagay niya po sa rated voltage. Ngunit, again po, ang mangyayari po dyan, ang no load voltage natin ay tataas po yan. Okay, sabihin natin dito, ito naging 235 volts na. Okay, again po, nagdagdag tayo ng load. Okay, babagsak po yung ating terminal voltage, but by the help of our AVR, tataas din po niya yan, papunta ng 220 volts. Automatic po yan, tataas po ang ating no load voltage. Let us say, napunta po siya ng 240 volts na. Assumptions lang po yung mga values natin dito, no? Para mas ma-explain po natin. Nakadepende po yung load natin, yung value ng load, dun sa magiging reaction po ng ating system. At nagdidepende na rin po yun kung ilan po yung magiging no load voltage po niya yan. So ang point lang po dito, habang nagdadagdag po tayo ng load, ang nangyayari po dyan, nagbabago po yung value ng no load voltage natin. Kaya po, pag magbabawas din po tayo ng ating mga loads, ang nangyayari po dyan, okay, tumataas po yung terminal voltage natin. Like for example, no, dito, nagdagdag tayo ng load kanina, pero tinanggal natin yung load dito. And what will happen? Sabihin natin yung voltage niya, napunta na po dito yung terminal voltage. So, tumaas po yung terminal voltage. Ang gagawin po ng AVR natin, ibababa po niya yung terminal voltage niyan para ma-reach niya po yung rated voltage, and then eventually po babagsak din po yung value ng no load voltage. Ganun din po kapag magtatanggal po tayo ulit ng load, okay? So nagtanggal tayo ng load, sabihin natin tumaas ulit yung terminal voltage. Anong gagawin ng AVR natin? So ibababa po niya, okay? Ibabalik po niya, sorry, yung ating terminal voltage sa rated voltage. So ang kanyang no load voltage ay babagsak po yung kanyang value. Ngayon, what will happen if ganito? Okay. Okay, konting kwento lang po tayo. Meron kaming isang kaibigan dati na merong computer shop. And then, ang nangyari po doon, nagkaroon ng brownout.
And ang gagamitin namin for that time is the portable generator. Yung portable generator na yon, hindi po automatic yung kanyang voltage regulator. Ang nangyari po doon, mano-mano po may pipihitin ka po doon na imamanipulate para mamanipulate yung terminal voltage ng generator. Nung una, isang computer pa lang yung sinaksak. So like for example, ito yung generator natin. Nung una, isang computer pa lang yung sinaksak namin. So 220 volts yung terminal voltage niya. Nung sinaksak namin yung isang computer, okay pa naman po siya. Pero nung maglalagay na po kami ng isa pang computer, ang ginawa po namin, una po muna, itataas namin ng konti yung kanyang terminal voltage. Nilagay lang po muna namin siya sa 222 volts. Pero nung sinaksak na po namin yung additional computer, naging 220 volts na rin yung ano yung voltage niya. Okay, again, magsasaksak ulit kami ng computer. So ang ginawa namin, kay tinaas ulit namin 'yan ng 222 or 23 para sigurado pag sinaksak namin yung additional computer, yung terminal voltage niya babalik po siya doon sa 220 volts. So, 'yan. Again, nagsaksak pa po kami ng isa pa pong generator, pero dito po minanipulate po ulit namin, okay, tinaas ulit yung terminal voltage niya. Wag lang po masyadong itataas, no? Baka mamaya po magkaroon naman po tayo ng over voltage dun sa mga nakasaksak. Okay, so gradual lang po yung kanyang pagdadagdag ng load, and gradual lang din po yung pagmamanipulate dun sa lakas ng generator natin para mabigay po niya ng tamang power yung ating mga computer. So yun po yung ginagawa namin until such time po na meron na po kaming 6 na computers. Then what we did is maglalagay ulit kami ng isa pang computer. Ngayon, again, tinaas po namin yung terminal voltage nito. But by the time na sinaksak na po namin yung isang load, bigla-bigla po, boom, nag-trip po yung circuit breaker nung aming portable generator. So, bakit? Okay, simple lang po yung explanation noon. Kaya niyang isupply yung 6 na computers. Pero hindi niya kayang supplyan yung 7 or mahigit pa na computers. And nung chinek po namin yung generator, kasi automatic naman pong nag-trip yung kanyang circuit breaker, nag-off na po yung aming mga computers doon. Nung chinek po namin yung terminal voltage nung generator, na wala po siyang load dahil nag-trip nga yung circuit breaker niya, ang terminal voltage po niya napunta po ng 260 volts. So ito po yung no-load voltage niya kapag meron siyang 6 na computers na sinusuplayan. So pwede ba nating pagsabay-sabayin itong isaksak ulit doon sa generator natin na ang terminal voltage niya ay 260 volts? The answer is no. Ang gagawin po dyan, again po, gradual din po yung pagsasaksak ng load. So itong generator na 260 volts yung kanyang terminal voltage, ibinaba din po namin yan into 220 or 222 volts. Saka namin sinaksak yung aming yung isang computer. Then nung gumagana na ito, again unti-unti na naman po naming sinaksak. At least lesson learned. Meron tayong tinatawag na capacity ng mga generators o tinatawag natin pong mga rating. Nakatatak po doon sa ating mga generators kapag sinabi niya 1 kilowatt lang po ang kaya niyang supplyan, so hanggang doon ka lang sa 1 kilowatt. Okay, or mas safe, mas mababa po compared with the 1 kilowatt yung ilalagay po nating load doon sa ating generator. Kung 2 kilowatts mun po yan, mas safe po, less than 2 kilowatts din po. Explain natin yan sa mga susunod na topics, bakit wag mong ganong isasagad yung rating na nakalagay doon sa generator. Okay, dahil po
meron pong kinalaman yung power factor. Okay, so yun lamang po. Sana po mayroon po tayong natutunan sa araw na ito. Salamat po.